Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, sasagot tayo sa isa sa mga katanungan nyo dito sa ating YouTube channel. So this question comes from Benmar Manuel. So ang tanong niya, Sir Carl, anong gagawin ko pag kaka-join ko tapos wala na akong pera kasi pinang-join ko? Ano ang dapat kong gawin at panggastos ko sa sinalihan ko na business? So maraming salamat sa tanong mo, Benmar, and this is a great question, by the way. So ito yung isa sa mga mali na akala ng mga baguhan sa network marketing business, especially yung mga hindi natuturuan ng effective na strategies na kailangan mo ng malaking panggastos o panggalaw sa negosyo mo kapag nagsisimula ka pa lang. Sa totoo lang, hindi talaga eh. Kapag ka old school or offline yung strategy na ginagawa mo, yung kailangan mo pang pumunta ng office na hindi ko sure kung may gumagawa pa nun ngayon kasi nga merong pandemic. Kailangan mo pang pumunta ng office araw-araw kahit wala ka namang ini-invite doon, kahit wala ka namang prospect dahil yun ang sinabi ni Upline. Napakalaking kalokohan nun. Power! Kasi doon ka magagastusan ng malaki. Pero kung gagawin mo yung negosyo mo online, which is I assume na halos lahat kayo ay meron ng mga internet sa inyong mga bahay, or kung sakaling wala man, gumagamit ka ng data, which is magkano lang naman ang nagagastos, yun na yung pinaka magiging panggalaw mo o yung pinaka magiging gastos mo sa negosyo mo. No, para mapababa mo yung gastos mo sa negosyo mo, kailangan mag-focus ka sa online strategies. Okay, huwag mong gawin yung mga offline na kailangan mo pang gumastos ng malaki, like pamasahe araw-araw, pangkain, whatever. So kailangan mo maging resourceful. Hindi naman kasi problema ang resources. No, pagdating sa atin, hindi problema yung resources natin, gaano kaliit o gaano kalaki. Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Okay, hindi problema yung resources, ang problema ay yung pagiging resourceful. Doon nagiging problema yung mga tao kasi ang iniisip lang nila, wala kasi akong panggalaw kaya hindi ko magagawa yung business. Ginagawa mo lang dahilan yan kasi hindi mo naman talaga gusto gawin yung business mo. Ang itinuturo ko kasi sa mga members ko dati ay maibenta nila as soon as possible yung products, and then yung babawiin nila na pera doon is gagamitin nila pampaikot nung products, which is bibili ulit sila ng product para maibenta nila. So papaikutin yung kapital nila hanggang sa mapalaki nila ng mapalaki. Kasi di ba sa simula, kapag ikaw ay nag-join sa business, ang makukuha mo na product usually is either mas mataas yung value kumpara doon sa package mo, kapares lang nung value, or mas mababa ng konti doon sa value ng package na bili mo. So for example, ang binili mo package is worth 2,000 pesos. Tapos ang halaga lang ng products na nakuha mo is worth 1,800 kapag naibenta mo na. So yun yung ibig sabihin, mas mababa ng konti yung value kumpara dun sa pinuhunan mo. So i-assume natin na ganun yung sitwasyon, na mas mababa yung value na makukuha mo. So ibig sabihin, kulang ka pa ng 200 pesos para makabawi, di ba? Kasi 2,000 yung pinuhunan mo, 1,800 lang yung nakuha mo nung naibenta mo yung products. So ang itinuturo ko sa mga members ko noon is yung 1,800 na yun, ibili ni ulit nila ng products kasi this time sa second na pagbili nila ay discounted na sila. So meaning kapag binenta ulit nila yung products, doon na sila magsisimulang magkaroon ng profit. So ibig sabihin yung initial na makukuha mo na package ay pambalik puhunan pa lang talaga siya. Now, since discounted ka na sa second purchase mo, mas mura mo na makukuha yung product, mas malaki na yung profit mo, magkakaroon ka na ng profit or tubo kapag ka naibenta mo na yung product. So paulit-ulit lang nilang gagawin yun, yun yung tinatawag ko na paikot system, paulit-ulit lang nila gagawin yun hanggang sa makaipon sila ng makaipon na malaking pera, and then at the same time, papaikutin lang ulit nila yung kanilang pera na kinikita sa pamamagitan ng pag-upgrade ng package nila hanggang sa makompleto nila yung 7 accounts. So yung diskarte na tinuturo ko sa mga members ko, lalo-lalo na kung nagsimula sila sa maliit na package lang. Ngayon, paano naman kung sa sitwasyon mo, pwede mo rin siyang i-apply? Ngayon kasi, medyo na iba na ng konti yung tinuturo ko sa kanila dahil meron na kaming tinatawag na dropshipping system. Or ibig sabihin, kapag meron kaming pa-order, hindi na namin kailangan bumili ng product sa office. Ang gagawin na lang namin, itatype na lang namin sa website namin, ng company namin, yung order, tapos ipapadala ng company yon papunta dun sa kung sino man yung customer namin, and then kapag nabayaran na, tsaka ibibigay yung commission sa amin. So hindi na namin kailangan maglabas pa ulit ng pera para bumili ng stocks sa kanila. So naka-online na talaga. Kaya ang tinuturo ko na lang sa mga member ko is ipunin nila yung kanilang kinikita para maipang-upgrade nila yun at makompleto nila yung 7 accounts para ma-maximize nila yung kanilang income. So ibig sabihin, hindi ko sila pinagsi-7 accounts agad-agad or pinagmo-multiple accounts agad-agad, lalo na kung wala pa silang alam, kasi hindi nila agad mababawi yun, no? Kapag ang laki ng inilabas nila. Kaya ang tinuturo ko muna sa kanila yung very basic na maibenta as soon as possible yung mga products nila. So yun rin yung maire-recommend ako para sa iyo, Benmar, at para sa inyong mga nagsisimula sa negosyo, lalo-lalo na kung pinampiin mo na yung iyong lahat ng pera. Ibenta mo kaagad as soon as possible yung products. So I hope marami kayong natutunan dito sa video na ito. I-share mo to sa mga kilala mo, friends mo, networkers na alam mo na matutulungan nitong video na ito. Click mo yung like kung nagustuhan mo yung video, and make sure i-apply mo kaagad yung mga natutunan mo. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. So
Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagyan mo kung ano yung tanong mo. And then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo ng nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayun, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.